alam ninyo kung ano yan. Kaluluwa ang ninyo ang binibili ng taong bayan. Wala kayong prinsipyo, bukang pera kayo lahat. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito, ito talaga ang iniwasan ko. Kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Alam ninyo kung ano yan. Kaluluwa ang ninyo ang binibili ng taong bayan. Hindi ako papayag ng ganon. Nakapag-aral ako, hindi naman ako ignorante. Bakit ka mag-people's change? Ang malas ng Pilipinas, every president, almost all, pag naupo na dyan sa Malacañang, walang ginagawa kung mag-isip ang kung paano pahabain ang termino nila. That's the problem. Bakit ganon kayo? Wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo. Bukang pera kayo lahat. Yan ang totoo. Gumabalik ako. Arestuhin ko kayo lahat for the swindling of the Filipino people. You committed fraud. Talagang mga wala kayong prinsipyo, mga bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. May panahon na ikaw ay sikat. Sa ayaw mo at sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa Malacañang. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami, inyong dapat. You should worry about the nation. The millions of Filipinos. Huwag kayong mag-isip lang ng isang pamilya. Bakit? Bakit bigyan mong problema ang Pilipino? Ano ang kasalanan ng Pilipino at gumagastos kayo, binibili milyo, milyon ng milyon, kayong mga congressman? Stop pa yan. Swindling yan. Sugod pa lang kayo, instability na yun akong nakita. Kitaman mo na, tanan. Puro pasalig, wa pagkatrabaho, karon magpanao kag people's initiative ni mo. Unsa ka? Bait kayo. Para nang Congress karon. Oh, unsa ilang gibuhat? Itong wa na iklaro, nagsugod na ng tambalos-los na storya. Kinsay nabilin sa akong amahan sa inyong former president? Wala. Munang di yun tamausap kay daghang kay mga politiko nga wa yun baruganan. Ang problema, manggot,
Kung dili kwarta, bulsa o kwarta, ambot. Gusto lang yun siguro nga, tisoy lang sila permente, kaya na sila's position. Power! Hunger for power na ilahan. Traditional nila nga politika nga, kwarta-kwartahon lang ang tao. Wala kita'y padulungan na. Kung ingon ana lang ta permente, muna kinanglan yun. Musokol yun mo, kay katungod ninyo. Nga inyuhag yun ang inyong nasod, dili sa mga kamot, sa mga pipila lang katao. Pinatunayan nyo talaga na ang mga kapangpangan hindi takot at maisog. After watching this video, mag-comment lang, dahil ang iyong boses at paniniwala ay mahalaga para maimulat ang katotohanan. Ito ay para sa bayan. Lahat ito, tayong lahat ngayon, ay kagagawan namang ng isang tao. And who is responsible kung bakit tayo nandito ngayon, nagsasama-sama at gusto mag-express ng mga sentiments natin. Sinabi ko yan, simula pa lang, wala sanang ganito kung maayos lang yung presidente natin. Simple lang naman yung hinihingi namin. Hindi naman siguro lahat ng tao o may tao sa bundong ito na tama lahat ng ang ginagawa. Yung gusto lang natin is the right to express ourselves. At yun na lang yung hinihingi natin, ayaw pa. Baka ang sunod niyan, hindi na tayo pwedeng huminga. Kailangan mong pakinggan yung boses o ano yung mga sentimento talaga ng mga tao. And unfortunately now, that is not happening. How can you govern a state or a nation if you do not listen to the majority? Kaya nga, naiisip ko, talaga bang walang hiya? Na sobrang walang hiya talaga? O tanga? Bakit mo utuin yung mga tao, papipirmahin mo, tas magbibigay ka ng ayuda na may mukha nyo pa? But it's time for us to move on. Hindi ibig sabihin, may bigas dyan, nandyan yung mukha mo sa kanya yan. Pera ng tao yan. Speaker, ako nagian ani akong kinabuhi sa politika. Na si Congressman Alvarez, nahimong speaker. Si Cayetano, nahimong na akong speaker. Si Velasco, nahimo na kong speaker. Karon ra ko kitag mga congressman na hadlok sa ilang speaker. Manong na? Mahat attack tani. Wala, naglain at tinanawan akong mahan sa kuwa. Manong mahadlok man? Duhara man na. Hadlok patanggal pagka congressman parehas gibuhat nilang Arnita Bes gi ethics code. Dito po ko padulong sigurado. Ganda man ako ng party list na babae dia. Nagtuo sa ko kabalo. Sige. Gusto kaday mag-hearing tas congress ana ako ang kinai. Gisulti pa ninyo gibulsang 51 billion. Pagita dog bangko dres Pilipinas mo release ana. Tuntong bayhana ka. Misulti, kung masugatan ka niya, speaker, tamparuson ka niya. Mutanaw lang ko di. Kay pagtindog balik, ako'y sumbag. Anong, na. Pasailoa ko ninyo ha, nag-wild na pog ko. Asa mo yung mga tao dito. Namunid ako kayong TV niya. Basiglain na ninyong kitanaw, bagong Pilipinas na ha. Bagong baliw.
Get notified for latest news. Mahal kong bayan.